Nagpapasalamat kami, Lord, sa oras na tama na muli, Lord, makapag-aral at makapakinig ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, na hinihingi namin, Lord, ng pagpuspusan ng banal na Espiritu, Ama, na bumaba, Panginoon, sa lugar na to. Patuloy, Panginoon, Ama, na mangusap ka sa mga buhay namin. Hayaan, Panginoon, na ikaw yung makita, Panginoon, sa buong oras na to, Panginoon. At salamat, Ama, na marami-marami dahil patuloy, Panginoon, naman, na dadalhin mo pa, Panginoon, yung mga kapatiran namin dito, Ama, ng safe and sound. Salamat po, Panginoon, na marami-marami patuloy, Lord, na malugod ka, may taas ka, Panginoon, sa gagawin namin na to, Panginoon. Patuloy, Ama, kung sa inyo ang binibigay, ang mataas na mapuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait lang, hinahawa. Ayan, praise yan. So, ayan yung, ano, yung tutulo. Palabas nga, Michelle. So, ayan, the blessing of brokenness. Parang ito kasi yung nakaraan. Parang yung ano, nung tinexaw niya ate, parang tinanong ko, sabi ko, Lord, ano ba yung ano, yung parang pwede kong ituro dito kasi nga parang may mga nagawa akong devotion na itong mga quarantine. Sabi ko, Lord, ano ba yung pwede kong ituro sa ano, sa mga tao? Sabi ko, ano yung pwede kong i-share sa kanila na itinuro mo din sa akin? So, abang tinitignan ko yung mga panturo doon, parang wala talaga akong maisip. Sabi ko, parang hindi akma yung parang ituturo ko sa mga tao. So, habang ano, lumilipas yung araw na parang ngayon yan, sinabi na ito, prayer marathon, ikaw mag-share. So, habang nakaupo ko doon sa labas namin, parang nag-worship lang ako, sabay nag-aaral. Tapos parang na-realize ko, ba't ba gano'n yung ano, parang mga testimony ng mga tao, parang na-realize ko, kung ano, parang itong quarantine. Parang yung mga tao, parang ang daming nararanasan, parang yung iba nagkukwento, ganito daw yung naranasan nila, parang yung iba nakaranas ng brokenness. Tapos parang may pinapanood ako ng ano eh, na ano, parang short video, parang yung dun sa ano, sa may, basta parang tinapay siya, yung binibreak na tinapay. Sabi ko, ano, ang galing, parang itong tinapay na to, simula nung binbreak siya, parang ang galing, parang hindi mabilang yung blessing na ano, lumabas after siyang i-break yung tinapay na yun. Parang doon ko na-release, so ano, Lord, parang yung ano, yung mga brokenness, yung mga nararanasan namin yan, parang ano pala, parang may purpose din, parang tinaturn ko din siya sa blessing. Kaya ngayon, sige, palabas nga po ng verse natin. So ayan, yung pinili kong verse, yung ano, Psalms 34, 17 to 20. So sige, basta yung muna natin. Sabi, yet when the holy lovers of God cry out to Him with all their heart, the Lord will hear them and come to rescue them from all their troubles. The Lord is close, all whose hearts are crushed by pain, and He is always ready to restore the repentant one. Parang, nung ano, nung nabasa ko tong verse, parang si David kagad nung naisip ko, parang nag-sinkin sa utak ko, brokenness. Parang si David kagad yung na-realize ko. Kasi parang eto yung ano eh, parang experience niya talaga. So tapos sabi dito sa verse 18, even when the bad things happen to the good and godly ones, the Lord will save them and not let them be defeated by what they face. God will be your bodyguard to protect you when trouble is near. Not one bone will be broken. Tapos sabi sa verse 20, yun na pala yung 20. So parang ito, nung nabasa ko ito, parang si David, parang ano pa lang, di ba? Parang bata pa lang siya, nakaranas na siya ng brokenness, di ba? Nung ano, sinabi kay Samuel ni Lord, sabi, Samuel, ba't di ba sabi sa Bible, anong to, para please, di ba sabi ni Lord kay Samuel, Samuel, ba't ba iyak ka ng iyak dyan kay Saul, sabi ng Lord, di ba? Pumunta ka doon kay Jesse, tapos iaanoit mo yung isang anak niya para maging hari. Parang nung binasa ko nga, nung pagdating doon ni Samuel, kanila Jesse, parang yung ano setup, andun lahat ng anak, pero si ano, si David lang yung wala. Parang na-realize ko, ba't kaya, ano ba, parang hindi ba sinama ng tatay niya, hindi ba siya sinama doon? Parang isipin, grabe yung tatay pa, parang unang nag-reject sa kanya, parang maging hari. Parang na-realize ko, parang grabe din yung ano, naranasan ni, ano, ni David, doon sumunod siya sa Panginoon. Kasi isipin mo, di ba, parang, dapat ano eh, sabi doon kay ano, di ba, Samuel, isa sa mga anak ni Jesse. Pero si David, parang automatic rejected sa tatay niya pala. So parang sa pag parang sa naman ang naranasan na ito ni David. Pero ang ganun lang kasi nga parang bukod doon sa mga naranasan niya, no, ni David, di ba, parang pinapatay siya ni Saul. Ang dami gustong pumatay sa kanya. Nagkaroon siya ng kasalanan, mga nakapag-adultery siya, pumatay siya. Tapos yung anak niya nagpatay. Ang dami, parang ang dami pang nangyari sa buhay niya. Pero nakakatuwa lang nung iniisip ko,
parang ang galing na parang kahit ganun yung naranasan ni David, parang binigyan siya ni Lord ng title, no? Parang, di ba yung title sa kanya, A Man After My Own Heart, parang kung isip mo, wow, parang kahit si David, parang ang daming brokenness, naranasan, di ba? Parang ganun pa rin yung tawag sa kanya ni Lord. Parang doon ko na-realize na yung sinasabi ni David, totoo talaga itong naranasan niya na si Lord, parang malapit siya doon sa mga tao na ano, na broken, parang may mga pinagdaraan. Parang sabi ko, kung ano, talagang totoo na mayroong blessing doon sa ano, di ba, nararanasan natin ng brokenness. Parang kasi nga ito, nung buong quarantine, parang na-realize ko, grabe no. Ewan ko, parang meron bang hindi nakaranas ng ano, nung brokenness. Ito ang ano, oras ng mga quarantine. Tapos di ba parang, lagi sinasabi sa atin ni Bishop, oh, pagsunginin nyo yung mga ano, betrayed, yung mga broken-hearted dyan. Kasi nga daw, parang puspos na puspos. Parang doon ko na-realize, oh nga, no, kaya pala si David, parang ang dami niyang kanta sa Psalms. Diba kasi nga, parang, dude, parang lagi siyang malapit sa Lord. Dahil nga doon sa, ano, sa brokenness na nararanasan na. Pero yun, hindi naman si David yung topic natin. Siya lang yung ginawa kong example pagdating sa brokenness. So, ayun, parang na-realize ko lang. Sabi dito, yung brokenness daw talaga, parte siya ng pagsunod sa Panginoon. Pero sabi nga dito, ano daw ba yung brokenness? Sige, patis nga. Sabi, ayan, what is brokenness? Di ba minsan, inisip natin, ano ba yung brokenness? Kasi dati, kung ako tatanong yung brokenness, sabi, ka mag-iinom. Yayain ko muna yung mga kaibigan ko, mag-iinom kami kasi parang masarap pag-kwento-ante, pagkaganyan. Pero nung na-realize ko, sabi ko, parang, hindi eh, parang, kahit gawin mo yung mga ganun bagay, parang nandun, parang lalalalalalo yung sitwasyon. Dati inisip ko pagka ganun. Dati nung sabi ko, ay hindi siguro ano, kailangan ko lang na makakakwentuhan. Ay hindi, kailangan ko lang na makakahappy-happy. Pero habang nung ginagawa ko yung mga bagay na yun, parang lalo lang nagiging worse yung mga bagay-bagay. Akala ko ganun yung purpose ng brokenness na akala ko, oh broken ako, kailangan ano, mag-look sa kami, parang ganun. Pero sabi dito, panags nga ako, sabi dyan, in spiritual sense, sabi, brokenness is being fully submitted to the Lord with humility. So, ibig sabihin pala na ito, kapag nakakaranas tayo ng ano, ng brokenness, parang in-urge tayo ni Lord na parang mag-submit sa Kanya ng ano, yung buong pagpapakumbaba ng puso. Diba? Sabi dito, making us totally dependent on Him. So, sabi, nakadepende lang lagi kay Lord. Kapag brokenness tayo, tinuturuan tayo ni Lord na mag-dependent sa Kanya. Kasi, minsan daw, tayo daw ng mga tao, parang yung mood natin, nakabase sa kumari, example, yung kaibigan mo, kapag hindi kayo okay, hindi ka rin okay. Parang gano'n. So parang sinasabi dito, kailangan ito kapag nakakaranas tayo ng brokenness, kailangan, lagi tayo nakadepende kay Lord. Kasi nga parang yung iba, depende yung mood sa ano, sa tao, kapag hindi sila okay, neto, wala na, hindi na rin okay yung buo niyang pagkatao. Sabi dito, tinuturuan daw tayo mag, ano, magdepende lagi kay Lord. Tapos sabi dito, and yielded to His will upon realizing His holiness. Parang ito ngayon, ano, nung, parang dito ako parang nag-isip nung nabasa ko, ito ano, parang kahit brokenness ka, parang pag nag-ano ka, parang nag-depende yan kay Lord, parang nag-stay ka sa presence niya, mararamdaman mo na ano, na holy. Holy talaga si Lord, holy, holy, di ba nga, parang kapag sinabi gali, parang pag sinabi naman, holy, parang holy, 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 parang ito dami, parang grabe, sobrang banal talaga ng Diyos. Pero, habang nararanasan mo daw yung bagay na yun, mararamdaman mo pa din yung love, yung compassion, tsaka yung mercy doon sa pain. Kaya nakakatuwa lang na, Lord, ito pala talaga yung ibig sabihin ng brokenness, yung parang mas lalo kami mapalapit sa'yo. Pero, nung binabasa ko yun, may parang isa pa doon nagsasabi, hindi daw yung ano, ikaw yung lalapit sa Diyos kapag broken ka. Mismong si Lord daw talaga yung lalapit sa'yo kapag nakakaranas ka yung sinasabi na brokenness. So, sige, panags nga po. Ano ba ay, ganyan. Di ba? Ito yung ano, sa Luke 9:23, ito yung sinabi ni Lord, di ba? Sabi niya, pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat handa siyang humarap kahit sa kanyang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. So, yung pagsunod daw kay Lord, hindi naman din parang sinabi, oh, come and ano, lapit kayo sa akin dito, tapos magiging perfect yung buhay nyo. Parang hindi naman daw kasi sinabi ni Lord na, no, na kapag sumunod tayo sa kanya, perfect yung buhay. Parang sinasabi nga daw dyan ni Lord, come and die. Parang ganun daw yung sinasabi ni Jesus dyan. Sabi nga dyan, ano,
Di ba parang yung minsan yung mga tao, ah, susunod ako kay Lord para maging perfect yung buhay ko. Parang ganun daw lagi yung perspective ng tao kapag, uy, dapat Christian, dapat walang problema yan. Dapat happy-happy, hallelujah, hallelujah, lagi yan. Parang ganun daw lagi yung sinasabi ng mga tao. Pero yung sinabi daw kasi dyan ni Lord, di ba parang ano, kung sino daw man yung gusto sumunod sa kanya, dapat i-deny mo daw yung sarili mo na parang ganun yung sinasabi kasi dyan na ano, na ano, hindi mo uunahin yung sarili mo. Di ba yan sa English? Parang sinabi, hindi dinay mo yung sarili mo. Parang ganito. For example, sinabi ni Lord, magpatawad ka, magpapatawad ka kahit ayaw mo. Parang kumari, yung team scenario, meron kang batang kapatid na maliit. Sabi mo na kumari, ano, mga 5 years old. Di ba ganon, mga 5 years old. Tapos nirape. Parang pag sinabi sa'yo ng Lord, oh, patawarin mo yung tao na yan. Kaya mo ba? Ayun yung sinasabi ni Lord na i-deny mo yung sarili mo. Hindi yung laging gusto mo yung masusunod. Kaya sa pagsunod mo sa Lord, meron talagang part na makakaranas ka ng brokenness, may time mararanasan mo talagang masaktan. Kasi ayun yung sinasabi ng Lord, deny himself. Hindi mo rin pwedeng sabihin na pagsunod mo sa Lord, Lord, hindi naman ako pwedeng ganyan kasi mahina ako. Sabi ng Lord, deny yourself. Diba anak, hindi na ikaw, ako na eh. Kaya nga, i-deny mo yung sarili mo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na Lord, mahina ako. Lord, hindi ko kaya. Kasi sabi ng Lord, deny yourself. Sabi nga dyan, no? Take up your cross. Diba? Kunin mo lagi yung cross. Tsaka yung cross na sinasabi ka ni Lord, hindi naman yung cross na parang hanggang-hanggang buhatin, eh, parang nagbubuhat ng bulak. Yung cross na sinasabi ka ni Jesus, mabigat yan eh. Diba? Si Jesus nga parang, ano eh, parang nung binuhat niya din yung cross, diba? Mabigat. Yun yung sinasabi niya ni Lord na, ano, take up his cross daily and follow me. Diba? Buhatin mo lagi yung cross mo. Yung cross na yan, hindi naman yan magaang. Diba? Mabigat yan. Parang ang dami ng responsibilidad na kapag sumunod ka sa Lord, buhatin mo talaga yung ano, sarili mong cross. Sabi nga dito sa susunod na verse, sabi dito, and sabi din, Jesus said, come to me. Diba? Sinabi ni Lord, lapit kayo sa akin. Sabi nga, diba? All of you who are weary and carry heavy burdens. Diba? Alam kasi ni Lord eh, na mabigat yung cross. Parang may hirapan yung mga tao na magbubuhat. Kaya sabi ni Lord, oh, lapit kayo sa akin. Sabi ni Lord, come to me. Sa akin. Hindi sa kapanikanin ng tao. Minsan daw kasi, ganun daw tayo na minsan kapag nabibigatan, nahihirapan. Minsan lalapit muna sa kaibigan. Minsan lalapit muna kay ganito. Minsan kung kanikanino pa daw kukonsulta. Sabi ng Lord ito, come to me. Sa akin kayo kagad lumapit. Hindi kung kaninong tao. Hindi doon sa kanikaninong close mo. Kay Jesus daw talaga. Sabi dito, di ba? Lahat ng mga nabibigatan at nahihirapan. Sabi, and I will give you rest. Kaya sinasabi niya ni Jesus sa akin, kasi si Jesus lang yung kaya magbigay ng rest. Kasi pag pumunta ka dyan sa kaibigan mo, kahit patulogin ka dyan sa bahay nila, kahit sobrang ganda ng kama, naka-aircon, hindi ka pa rin magkakaroon ng rest. Di ba? Ayun sinasabi ni Jesus sa akin, kasi ako lang yung magbibigay ng rest sa iyo eh. Di ba? Hindi yung kaibigan mo. Kahit matulog kayo dyan ng busog na busog, kahit matulog kayo dyan na parang, alam mo yung parang, wow, parang 5-star hotel kayo matulog. Hindi ganun kayang bigyan ng rest. Kasi sabi ni Jesus, sa akin ka lumapit. Kasi yung bubuhatin ko na cross, mabigat yun eh. Hindi ganun kayang tulungan ng kahit sinong tao. Ako kagad yung magbibigay ng rest. Sabi nito, take my yoke upon me. Parang, pag nung naalala ko tong yoke na to, naalala ko yung turo ni Kuya yung nasa NJ pa tayo. Di ba yung ano nga? Yung yoke, yung parang kahoy, di ba? Kahoy para dun sa ano, nanay na baka at saka dun sa baka na anak. So yung baka na anak, mahirapan pa siya, di ba? Parang hindi niya pa kaya yung sarili niya. So ang gagawin, lalagyan siya ng yoke para dun, kada kilos ng nanay, ganun din yung magiging kilos ng anak. Kayo yung sinasabi ng Lord dyan, okay, sige, ikabit mo tong yoke ko sa'yo para matuto ka sa akin. Kasi minsan tayo, pag nagbubuhat daw tayo ng cross, sabi, hindi daw natin alam kung saan tayo pupunta, kung saan direction tayo napupunta. Panay lang tayo buhat. Kaya minsan daw, parang yung mga Kristiyano, napapagod, di ba, sa pagbuhat ng cross. Kasi hindi alam kung saan pupunta. Kaya sinasabi daw dyan ng Lord, take my yoke upon you. Sabi ng Lord, let me teach you. Ako magtuturo sa'yo. Kasi nga daw, minsan yung mga Kristiyano, parang ang daming ano, ang dami parang ano ba tawag dito? Basta ang daming pamamaraan na hindi naman okay sa Lord. Diba kaya sabi ng Lord dyan, let me teach you. Sabi niya, because I am humble and gentle at heart. Parang nung binabasa ko nga yung parang ano dyan, yun daw pala yung ibig sabihin na, okay, ito yung cross. Ganito yung cross. Humble, gentle at heart. Sabi, and you will find rest for your soul. Ayun daw talaga yung ibig sabihin ng cross. Doon na kaya,
sinasabi ng Lord, dayaan mo, dapat magtulong sa iyo. Sabi, for my yoke is easy to bear, and and the burden I give you is light. Parang sinasabi ng Lord, okay, sige, ano yan, kumbaga, ahawak ka na lang, hindi mo nabubuhatin yan, ahawak ka na lang ako na magbubuhat para sa iyo. Magiging magaan lahat ng bagay para sa iyo. Tapos sabi niya, ano mo ba yung next sa PowerPoint dahil saan? Yan. Sabi, di ba, kasi minsan daw, iniisip nga ng mga tao, kapag ano, brokenness, parang minsan, parang pinabayaan na ako ng Diyos. Minsan, ganun daw nararanasan natin kapag nakakaramdam tayo ng brokenness na, ay hindi. Ano na, parang pinapaalala na sa akin ng Lord yung mga dati kong kasalanan. Minsan, pag nakakaranas daw tayo ng brokenness, minsan sinasabi natin, Lord, grabe naman, sabi mo, you are the same yesterday, today, and forever. E minsan, pag nakakaranas daw tayo, minsan sinasabi natin, Lord, ang labo naman eh. Sabi mo, you are the same eh. But ganito, yung nararanasan ko, kapag, ang saya-saya, meron ngayon, ba't ganito? Parang lungkot na lungkot ako. Kasi nga daw, minsan, tayo daw, na mga Kristiyano, parang gusto lang lagi natin yan. Revival, blessing, parang ganun daw lang lagi. Parang yes Lord, nang yes Lord lang daw tayo lagi. Pero kapag ano, sinabi na brokenness, parang, ay Lord, ayoko na. Kaya nga ako sumunod sa'yo, para happy-happy lang. Ay Lord, ayoko naman ang mga iyak-iyak na yan. Lord, yung mga heartaches na yan. Lord, ayoko nyo, tanggalin na lang natin yan. Sabi mo, namatay ka na sa cross ng Kalbaryo eh. Wala na dapat ganyan. Sabi mo sa, ano, Hebrews 13, no, you are the same eh. Ba't ganun? Ba't ngayon, nararanasan ko tong bagay na to? Minsan daw, kapag nakakaranas tayo ng brokenness, napapatanong kagad tayo kay Lord. Pero, sinasabi nga dito, yung brokenness, parte talaga siya ng pagsunod kay Lord. Kahit nga si Moses, sila Abraham, sila David, di ba? Parang lahat sila eh, naranasan nila kagad yung ano, yung brokenness na ano, di ba? Na ano, parang magkaroon, parang inisip mo, parang walang-wala pa yung mga nararanasan natin ngayon. Parang kung i-compare sa mga unang sumunod talaga kay Lord, parang grabe, no, boy, parang walang kwenta. Parang ano, sorry sa term, parang inisip grabe, parang ang nana namin na Christian. Di ba? Kasi pag na-content sa akin, parang gano'n. Parang minsan inisip ko gano'n, Lord. Parang nagre-repent ako minsan, sabi ko, Lord, sorry kapag masyado kami sensitive. Parang konting problema, aray, parang gano'n. Parang yung mga nakaraan, parang ngayon din yung nire-repent ko sa Lord. Na konting word lang, parang, ouch, parang feeling mo, pinagtakluman ka na ng langit at lupa. Parang gano'n. Kaya minsan naisip ko, oh, talaga, Lord, parte talaga ng pagsunod namin sa ito eh. Yung masaktan. Tapos, sabi nga kayo, minsan nga daw kasi iniisip ng mga tao, parang problema pag nakakaranas ka ng brokenness. Pero, ang totoo, yung brokenness, meron talaga siyang ibinibigay na blessing. Yun nga, yung unang blessing, ayan, yung His presence. Di ba kapag nakakaranas tayo ng ano, brokenness? Sabi niya sa ano, Psalms 34:18, palabas nga, ayan, the Lord is close to all who hearts are crushed by pain. He is always ready to restore the repentant one. Sabi, the Lord is close to all. Diba? Hindi kahit mahirap. Kahit mahirap, close si Lord. Oo, kahit mahirap. Kahit hindi naliligo, close pa rin kay Lord. Diba? Parang ganun na kapag nakakaranas ka ng brokenness. Parang si Lord, parang close siya talaga doon sa mga tao na nakakaranas ng doon. Kaya minsan iniisip ko, Lord, ano yun, diba? Pag feeling mo, hindi ka okay. Sabi, parang pag nag-break up, feeling mo, parang kano lang, kakausap mo lang si Lord sa gilid mo, parang nasa tabi mo lang, parang kapag nakakaranas ka ng brokenness, parang alam mo, sobrang lapit lang ni Lord. So, ito nakakatawa nga dito, kapag nakakaranas doon tayo ng brokenness, merong mga bagay na tinuturo sa akin si Lord. Every time daw na nandun tayo sa presensya niya, natuturuan daw tayo, una, maging humble. Di ba, every time na pag naranasan yung presensya ng Diyos, parang, Lord, parang nga, parang, alam mo, may time na ganun eh, parang gusto ko lang isubsob yung mukha ko sa sahig. Parang wala akong masabi, Lord, sorry. Parang ganito kasi, ganito ganyan. Yung nagiging humble ka talaga pag nandun ka sa presensya ng Diyos na parang hindi mo kaya magdahilan. Lord, kasi ganito eh. Parang hindi ko kaya sabihin yung mga ganung moment na kapag nakakaranas din ako ng brokenness. Lord, pasensya na. Parang wala eh. Talagang basta nagparang naramdam ko. Lord, parang wala, ito talaga ako, Lord. Parang nagpapakumbaba ako sa harapan mo. Tulungan mo. Kasi naniniwala ako, Lord, na every time na nararanasan ko ito, talagang alam ko na malapit ka sa akin. Diba? Every time na, Lord, na parang durog na durog ako, parang ikaw bagay nyo nandyan. Diba? Kaya parang sa fight ko, parang kunga na, Lord, parang every time, Lord, na nakakaranas kami ng ano, pagkabigo, parang nandyan kagad yung presensya mo. Diba? Parang malaman mo lang na nandyan yung presensya ng Diyos. Parang grabe na blessing mo yun. Parang pag nandyan yung presensya ng Diyos, di ba? Parang kaya mo ulit.
Parang sige Lord, kahit bukas pa sa panggat to, parang masasabi mo na kaya mo. Kaya parang sa point mo, magiging humble ka. Kasi Lord, ikaw lang talaga yan eh, parang andyan palagi para sa akin. Tapos pangalawa, every time daw na nandiyan ka sa presensya ng Diyos, mararanasan mo ano, yung parang makukomfort ka palagi. Kasi nga, di ba parang, ano, minsan iniisip nga daw ng mga Kristiyano kapag nakakaranas ng gano'n, feeling niya parang i-condemn siya ng Diyos, parang sasabihin, yan kasi hindi ka nakikinig sa akin eh. Minsan parang ganun daw agad yung iniisip ng mga tao. Pero mali daw yun. Kasi every time na nandun ka sa presensya ng Diyos, nandiyan yung presensya ng Diyos sa'yo, malapit si Lord sa'yo, makakaranas ka ng comfort. Di ba isipin nyo nga parang lahat na nasa Bible, parang na-mention sa Bible na nandun si Lord, nandun yung presence si Lord, parang hindi mo nakita, parang kinigay, parang sinabi nyo, yan kasi makasalanan ka. Parang wala naman, di ba? Yung ano nga eh, yung babae na nga ngalunod, diba? Parang kung isipin mo, parang si Lord, di ba? Nandun si Lord, parang kung isipin mo, Lord, pwede ikaw din unang bumato dun eh, di ba? Pero ginawa ni Lord, ano eh, sumulat muna sa buhangin eh. Di ba yun nga yung nakakatawa dun, yung pagsulat pala ni Lord sa buhangin eh. Parang ibig sabihin nun, ako sumulat ng law, ako gumawa ng law. Parang pinapakita niya dun sa mga tao, ayan, ako sumulat ng law. Pero ang galing, no? Parang kahit si Lord, parang kaya-kaya niya namang gawin yun eh. Parang siya pwede niyang gawin yun, wala makakakontra talaga eh. Kasi siya yung nag-set ng law eh, kumbaga pinulpin lahat ni Jesus yun. So, pwede siyang mangundem ng mga tao. Pero ang galing lang, no? Jesus, parang hindi, no? Parang kinomfort niya pa yung babae na nangangalunod. Parang isipin niya, no? Every time na nandun si Lord, parang nakakaranas talaga tayo ng ano, yung sobrang grabing comfort, di ba? Kasi minsan daw, pag sa mga Kristiyano, parang, kahit Kristiyano, hindi ka pa makakaramdam ng comfort, minsan sasabihin sa'yo, alam mo, ang drama mo, mag-pray ka. Gagalanin ka pa pag Kristiyano, pero pag kay Lord, di ba, talaga, parang, di ba, sinabi nga ng Lord yung babae, go and sin no more. Diba? Parang grabe, parang comfort na comfort ka ng Lord. Parang naniniwala ka, Lord, na hindi na talaga ako magkakasala sa'yo. Diba? Parang kahit hindi ka makikita ni Lord, Lord, naniniwala ka talaga. Hindi ko na ako kakaya, no? Hindi ko na gagawin yung mga bagay. Diba? Parang yun yung nare-realize ko na, Lord, ang galing, no? Every time na nandun ako sa presence mo. Ano, parang grabe yung comfort na naranasan ko. Kasi nga doon, pag sa mga Christian, kahit mga Christian na daw, parang kahit durog na durog ka na, minsan parang kapag lalo madudurog ka na mo, ang drama mo, hindi ka nag-devotion pag-isip mo. Minsan makakarinig ka pa daw ng ganun. Alam mo, ang drama mo, mag-pray ka. Ang drama mo, rebuking mo yan. Pero si Lord daw, hindi ka daw makakarinig ng kahit anong mga ganun bagay doon. Every time daw na nakakaranas ka ng ano, ng brokenness, si Lord daw, parang ang gagawin kagad sa'yo ni Lord, i-comfort ka niya. Di ba nga, doon nga sa ano, kinakanta natin na ano ba yung, ano ba yung, when I cry, you cry, di ba? When I hurt, you hurt, di ba? Sabi ko, parang, ang galing ano, kapag may nawawala sa akin, o nasasaktan ako, sa'yo din, ganun din. At sabi doon, when I fall on my face, you fill me with grace. Parang, wow, parang ang galing, no? Every time pala na ganun, Lord, parang sobra-sobra kagad yung comfort, di ba? Na ibinibigay mo sa'yo. Tapos, sabi doon, every time daw, na nandun ka sa presensya ng Diyos, nandyan yung presensya ng Diyos, nagiging malakas ka. Parang, inisip ko, man, parang kapag alam mo na nandyan yung presensya ng Diyos, parang kaya ni Lord, kahit isang linggo na ganito, isang linggo na brokenness, straight, sige Lord, kaya, basta nandyan yung presensya mo. Di ba parang, nung naririnig ko nga yung kanta ng Glorious Ruins, parang ang galing, no? When the mountain fall, creation fall, di ba, tempest fall, parang Lord, you are with me, parang ganun, parang kaya mo. Di ba sabi nga dun sa ano, sa may chorus, sabi parang naano ko dun sa tumano ko, diba? Ganun, parang ang galing, sabi niya, let the ruins come to life. Diba? Parang, oh, sige, lapit. Parang kumbaga sa kaaway kahit malami, sige, magsabay-sabay pa kayong sumugod. Diba? Parang ganun kasi, na kapag alam mo na nasa iyo yung presensya ng Diyos, alam mo na nandun ka sa presensya ng Diyos. Diba? Sige, kahit magsabay-sabay lahat ng problema. Diba? Nagiging malakas ka. Kasi nga, alam mo eh, na nandun yung presensya ng Diyos. Alam mo na hindi ka papabayaan ng Diyos. Diba? Alam mo na masaktan ka man, iko-comfort ka ng Diyos. Diba? Parang, ang galing, Lord. Diba? Parang, dun na every time pala na nandun ako sa presensya mo, nagiging malakas ako. Diba, pansinin nyo, lahat ng lumalaban ng gera sa Bible, diba? Lahat, at yung ano, at ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Parang ganun lagi yung sinasabi. Lahat yun, parang nagwawag eh, diba? Parang ganun din sa atin, na every time na nasa atin, yung presensya ng Diyos, lagi tayo nagwawag eh sa mga laban natin. Lagi tayo nagiging malakas sa mga laban natin. Tapos yun, sa number 2,
eto, yung sunod na blessing sa pagitan, sa pagkakaroon ng brokenness, ayan, yung revival. Eto talaga yung pinakagusto ko. Kasi nga, di ba, napapansin mo, every time na kumari, nakakaranas ka ng brokenness. Parang, alam mo, parang kahit hindi sabihin na, ano, oh, magpe-prayer marathon tayo, ikaw namumuna ka, Monday pa na nagpe-pray ka, Monday pa na nag-iiyak-iyak ka na dito, di ba? Parang ganun yung maganda sa brokenness, di ba, na kahit hindi ka turuan mag-pray, di ba? Parang, grabe, talaga pupunta ka dito, kahit malamok. Diba? Kahit madilim, parang kahit wala kang, alam mo yung wala kang pangkain, then mag-i-stay ka dito, diba? Titiisin mo yung utang. Kasi yun yung ano eh, regalo ng brokenness, yung magkakaroon ng revival. Kumbaga parang sa ano, ano bang tamang term doon? O basta yun, magkakaroon ng revival dyan sa loob-loob mo. At every time na, diba, na nagkakaroon ng revival dyan, so, parang ano eh, parang iba talaga yung ano eh, yung prayer mo. Na ako ah, natatawa ako kasi pinag-uusapan namin ito ni Jen Kapo. Sabi niya, Dol, sabi ko, oh, ang galing naman ano, no? Na mga ibang nagpipreyo nga eh. Kami, sabi ko, oh, kaya ko din yun eh, yung may English-English. Pero sa akin lang. Sabi niya, ako din eh, sabi ko, oh, eh, ganun talaga kapag ano, nakakaranas ka ng broken. Kasi parang pag nag-pray ka sa Lord, kaya mong mag-English, pero mag-isa lang. Diba? Hindi mo ipaparinig sa mga tao. Diba? Parang, ang galing naman, Lord, parang may time. Di ko kaya mag-pray ng English, kumari sa ganito. Parang hindi ko kaya mag-pray ng English. Parang pag dalawa lang tayo, Lord, gagawin pag, parang, ano yung Lord, sakit-sakit na Lord, hindi napapa-English ka. Parang, wow, parang ang galing eh, di ba? Parang, tapos kapag nag-pray ka, alam mo yung parang kahit tatlong verse na pagsasama-sama mo sa ibang prayer, nag-iiba-iba. May ganun eh, may ganun akong pagkakadusa. Tapos, minsan papaisip ako, tama ba yung verse na sinabi ko sa prayer? Mapapaganan. Pero ang galing kasi nga, parang, parang nagkakaroon ka ng revival sa prayer mo eh. Parang, Lord, parang yung hindi mo masabi sa natural mo na prayer. Nasasabi mo kay Lord kapag nagkakaroon ng ano, di ba, revival, Lord. Parang ang galing na naalala ko yung tinuro niya ate siya na, di ba, ano, parang kahit puro luha lang, parang kahit puro iyak lang yung sa prayer mo. Ang galing kasi, naiintindihan ni Lord, di ba, may ganung prayer na hindi ka makapagsalita. Iyak ka lang ng iyak. Parang sabi nga, Lord, yun daw yung pinakano eh, parang isa sa mga the best na worship mo sa Panginoon, yung naiiyak ka sa prayer. Kasi parang naging totoo, ano eh, nagiging totoo daw talaga yung puso mo eh. Kumbaga, yun talaga yung laman ng puso mo, inilalabas lang ng mata. Parang ganun daw, na kaya kahit puro tubig lang yun o luha man lang yun, naiintindihan ni Lord, di ba? Na parang iba yung prayer mo pag nagkakaroon ng revival dyan sa puso mo. Di ba, Lord, parang ayoko na ng ganito, talagang naiiyak sa prayer. Ayoko na ng ganito, sabi mo, ganito eh. Di ba, parang nagkakaroon ng ano, ng kakaibang prayer sa'yo. Ganun din kapag ano, nakakaranas ka ng ano, ng brokenness. Di ba, parang iba, pag ano, nag-devotion ka. Talagang kahit hindi mo naman naiintindihan, bubunitan mo. Pag broken, di ba, nakakaranas ka ng brokenness. Kahit hindi mo naiintindihan, mapapag-uwi ka. Kasi parang ang sarap eh, no? Parang, parang intindi mo kahit sa totoo lang yung kapiranggod na word lang naman yung nagustuhan mo doon, di ba? Mapapag-uwi ka. May ganun eh, di ba? Parang kahit ano, pag naranas ng brokenness, talagang pag nagbasaan ng Bible, talaga namang iba yan. Sabi nga nila, ang pinaka-the best daw talaga na magbasa ng Bible. Hindi yung nakakabasa ng Hebrew, hindi yung nakakabasa ng Greek. Ang pinaka-the best daw na magbasa ng Bible or mag-devotion, yung nakakaranas ng brokenness. Kasi with the Holy Spirit daw yun. Hindi yung Greek or may Hebrew. Hindi daw yun. Subukan nyo daw makinig sa ano, sa tao na nakakaranas ng brokenness. Pag yun daw nagbasa, grabe daw yun. Kasi with the Holy Spirit daw talaga. Pag yun yung mga nagbasa. Kasi nga, parang may ganung moment na kapag broken ka, parang nagiging sharp yung ano, yung sinasabi doon sa Bible na grabe, parang tumutusok talaga sa'yo. Parang ang sinasakpal ng Bible kada binabasa mo. Lord, parang mali, parang ganun. Parang nare-realize mo lalo na ano, na ayun na Lord, tama ka pala, dapat sinunod pala kita, na parang mas naiintindihan mo yung mga binabasa mo. Diba? Parang ang galing nga, parang ganun din kasi ako madalas eh, minsan nagbabasa ako, alam mo yung parang okay lang, parang yung ano lang, yung natural na mensahe lang talaga nung ano, nung Bible yung mga catch mo. Pero kapag ano ka, parang hindi ka okay, parang may naranan ka, parang may pinagdaraanan ka, pag binasa mo, parang kahit yung mga tuldo, yung mga pakaman sa Bible, grabe Lord, kaya pala biglang nag-posture, kasi nga parang may ganun pa pala na nangyari. Parang ganun yung iniisip ko, siguro Lord, kumari yung kaya ano, di ba, yung sa ano, rejoice in the Lord always, and again I said, parang nagkamay. Okay, siguro binubog muna to bago ulit sinabing rejoice. Di ba, parang ganun yung iniisip ko, grabe
parang siya nagsasabi niya pa rin yung rejoice, di ba? Parang, rejoice in the Lord always, and again I say. Nagkama eh, di ba? May kama na gano'n. Yung pag binasa niya, meron talagang kundi kama, meron tundok. Yung isip ko, siguro nagsusulat yung sabay, hinatak si Paul, bugbugin, binugbog muna doon. Sabay nagsulat ulit, sinulat, rejoice. Parang, yun pala yung, parang pag nakakaranas ka ng brokenness, parang mas lalo mong naiintindihan yung Bible, parang nagkakaroon ka ng revival, di ba? Sa pagbabasa mo ng ano, ng Bible. Sunod din yung ano, yung tongues. Eto gusto ko itong tongues. Ewan ko ha, sa akin feeling ko kapag gano'n, parang yung tongues ko, naiintindihan ko. Siyempre, parang tongues ko naman yung kasi sabi ko, Lord, alam ko naiintindihan mo talaga itong tongues ko na ito. Alam mo, nagaling ko sa puso ko. Kaya nga, di ba parang sinasabi lagi sa atin, mag-tongues kayo ng mag-tongues. Kasi nga parang sa tongues, parang walang maling prayer. Kapag nakaranas ka ng ano, ng brokenness, parang iba yung tongues mo, Lord. Parang purong-puro, yung parang alam mo hindi ka nag-iingay. May ganung pagkakataon eh, di ba? Minsan, tongues ka lang dyan, masabing nagtatongues lang eh. Diba? Parang ano nag-iingay. Pero kapag yung nakakaranas ka talaga ng brokenness, alam mo, yung parang may tono pa yung tongues mo, alam mo kung saan ka tataas, alam mo kung saan ibibilis yung tongues mo. Parang meron kang sinasabi talaga sa Lord, gamit yung tongues. Parang, dating ano eh, parang dito talaga ako na eh, laging, oh, grabe, Lord, parang, alam mo eh, parang nagkakaintindihan talaga kayo ng Lord, kahit tongues lang yung sinasabi mo. Eh, sa'yo sa ano, sa the best ng blessing ng Lord kapag nakakaranas tayo ng ano ng brokenness. Di ba parang, Lord, grabe, parang itong yung tongues ko na to, parang alam ko, intindi mo to, Lord. Kahit hindi man to maintindihan, Lord, ng mga tao na kapaligid sa akin. Alam ko, Lord, naiintindihan mo to, Lord. Alam mo yung sinisigaw ko, Lord. Alam mo itong sinasabi ko. Alam mo lahat ng ibig sabihin nito. Yun daw yung maganda dito na kapag nagkakaroon tayo ng ano, revival, di ba? Sabi nga dyan sa Isaiah 57:15, sabi niya, "For thus says the high and lofty one, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one." Sabi diyan sa Tagalog, si Lord nananahan siya sa ano, sa mga banal na lugar, pero nananahan din siya sa mga ano, sa mga alam mo yung mga ano, nakakaranas ng brokenness, yung mga puso na parang, ano, crushed by pain. Doon din, nananahan din daw si Lord. At every time na mananahan si Lord sa'yo, nagkakaroon ka palagi ng revival. Di ba, magkakaroon ka ng revival sa prayer mo, magkakaroon ka ng revival sa pag-devotion mo, magkakaroon ng revival sa tongues. Hindi lang yun, marami pang kaya gawin si Lord kapag yung ano, na ba yung high and ano, yung whole, ano, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit to revive. Ayan, di ba? Parang i-revive ka, di ba? Parang magkaroon ulit ng revival. Parang kumbaga buhayin ka. Parang ganun yung ano, kayang gawin ni Lord. Kaya parang kapag nakakaranas ka ng brokenness, parang, ano yun eh, parang automatic yun eh, di ba? Pagkatapos mo ng brokenness, pag napaglampasan mo, parang ang galing kasi nga, parang nag-i-increase yung faith mo, parang nag-i-increase lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng ano, ng sariling revival na parang kahit walang gawain sa church. Ako parang sa ganun lang ako umaasa talaga yung quarantine. Sabi ko, Lord, walang gawain, parang wala talaga yung mag-challenge para mag-worship, Lord. Wala yung mga pwedeng iyak talaga ng malakas, Lord. Wala yung parang kaya magbabad sa prayer. Parang ako inaasahan ko, Lord, parang etong after ng brokenness ko na to, Lord. Naniniwala ko rin na parang meron mang revival na gagawin. Parang ganyan lang lagi sinasabi ko sa sarili ko na itong mga quarantine. Lord, hindi man ako makapunta sa church para gawin itong mga bagay na to, Lord. Hindi man ako makaiyak ng malakas sa iyo kasi nga baka hindi naman ako maintindihan ng mga tao sa paligid ko. Yung parang sa ganito lang ako lagi umasa, Lord. Alam ko na after na itong ano, parang brokenness na nararamdaman ko, meron kang revival na gagawin sa akin sa lahat ng mga ginagawa ko. So, ayun, sige pa, next, ano din sabi sa pangatlo? Ayan, magkakaroon daw ng restoration. Sabi sa Psalms 147, verse 3, "He heals the brokenhearted and binds up the wound." Parang sinasabi yan sa Tagalog, parang si Lord ginagamot niya, tinatahi niya yung mga sira o yung durog na puso. Diba, every time na pag si Lord yung nag-ayos, parang nagkakaroon talaga ng restoration. Parang nagiging bago, diba? Parang kapag si Lord yung gumamot, diba? Parang kapag si Lord yung gumamot sa'yo, parang bago na lahat, parang na-restore lahat na nawala sa'yo, parang nabalik, di ba?
Sabi nga dito, sa restoration daw, kapag sinundo yung gumamot talaga ng puso mo. Kumari, kung ano ka, nakakaranas ka ng brokenness, parang nawalan ka na ng love sa mga tao. Hindi, ganyan lang kasi sila eh. Parang nawawala yung love mo para sa mga tao. Pero kapag si Lord daw, inayos niya yung puso mo. Dahil nirestore ka ni Lord, nagkaroon ng restoration sa'yo. Pati daw pala yung love. Pati yung love mo sa mga tao, sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo, i-restore ni Lord yun. Diba sabi nga sa ano, sa may nabasa ako, sabi, ang nag-restore daw ng lahat ng bagay dito sa mundo is yung love. Kaya nga diba sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Parang yung love daw talaga yung ano, parang mag-restore daw sa mga bagay-bagay. Kaya kapag nakakaranas ka daw ng ano, ng restoration, parang binibigyan ka ni Lord na mas lalong love para sa mga tao, para sa mga, sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo, love para sa mga ginagawa mo. Minsan daw kasi kapag nakakaranas ng brokenness sa'yo, yung ano daw ito, parang yung dating ginagawa mo, ano, mga paglilingkod sa'yo, parang hindi mo na, parang hindi na okay sa'yo, parang tinatamad ka na lang, parang wala na yung, ano, yung urge mo para gawin yung para sa mga. Pero once na daw na, ano, na i-heals ka ni Lord, niya, nagamit ano gamutin niya ulit yung puso mo, parang lahat ma-register sa iyo yung love mo, 'di ba, yung magkakaroon ka ng ano pure motive para sa mga tao na hindi ako, hindi ko na gagawin to kasi alam ko yung ganyan sakit na parang hindi ko gagawin to kasi baka maranasan nila. Parang ganoon daw, nakapag every time daw na i-register ka ni Lord, magiging ano kayo, magiging pure yung mga kilos mo na dapat hindi na ako ganito kasi naranasan ko yung ganito eh, masakit yan eh. Dapat hindi na ako maging magaslaw sa mga kilos ko. Parang magiging pure na. Isa daw yun sa mga ano, sa ibibigay ng Lord sa'yo na every time daw na nakakaranas ka ng brokenness, i-restore ka niya lahat, pati sa mga pagkilos mo, pati yung pananampalataya mo, gagawin daw talaga ng ano, puro ni Lord. Kaya ang galing yan, di ba, parang lahat ng ano, ng mga ni-restore ni Lord doon sa Bible, di ba? Parang nagkaroon ng ano, ng, yung ano, yung parang naging pulid yung kilos, nagkaroon ng matataas na pananampalataya, di ba? Parang nakakatuwa lang, Lord, ang galing no, every time nga na nag-restore ka ng mga tao, sobrang dami na babago, di ba? Minsan, pag si Lord na-restore niya yung ano, yung isang bagay na to, di ba, kumari, sino ba yun yung ano, sa libro ni Benny Hinn, may binabasa ako doon, ano siya, dati siyang ano, Christian. So, ano siya, parang nag-backslide, parang hindi niya talaga gusto lahat ng ginagawa niya. Parang na-realize niya doon no, habang naglilingkod siya, parang grabe, wala palang kwenta yung mga pinagkagagawa ko dati. Parang ganoon kasi nga, nakaranas siya ng brokenness eh, parang tinalimuran siya ng pamilya niya dahil nga doon sa mga pinagkagagawa niya. Parang na-realize niya, Lord, grabe, wala naman palang kwenta itong mga ginagawa ko sa'yo. Tapos, one time, habang nanonood siya ng TV, si Benny Hinn yung nag-preach. So, sabi ni Benny Hinn, basta parang about restoration yung ano yun, pinipreach niya. So siya parang na-realize niya, wala lang. Parang nung una, parang ano ba marirealize ko? Wala. Parang ganun lang. So kinabukasan, nanood daw siya ulit. Tapos habang nanonood siya, parang ganun lang, parang wala daw kwenta. Parang piling niya walang kwenta. Tapos paunti-unti, sabay, nung isang preaching pa daw ni Benny, pinanood niya daw ulit. So after niya pinanood yun, parang, ang topic naman, restoration natin, tapos parang healing. Parang ang galing daw kasi nga, parang sabi niya nga, parang sinubukan niya, sige nga, kung totoo talaga na, nag-restore ka, kung nagpapagaling ka, kung inaalis mo talaga yung pain sa mga tao, sige, papahinggan ko. Parang china-challenge mo yung sarili niya habang nakikinig siya, Ibeni. Sige, china-challenge ko yung sarili ko kung totoo talaga na nag-restore ka, nag-aalis ka ng pain. At habang nanonood daw siya, parang, basta may ano eh, parang may iniinom pa daw siya. Tapos hindi niya napapansin. Sabi niya, ba't ako naiiyak? Habang nanonood. Diba dapat, parang sinasabi niya sa akin, ba't gano'n? Parang dapat nga wala mong pakoy. Pero ba't gano'n? Parang umiiyak ako. Tapos habang umiiyak daw siya, nararamdaman niya, parang paunti-unti inaayos ng Lord yung puso niya. Paunti-unti nawawala yung bitterness niya. Tapos eto, eto yung sinabi ng verse, sabi ba? He heals the broken hearted. So habang, ano nga, nung pinlash daw sa screen niya, dyan na daw siya iyak ng iyak. Parang sabi niya, Lord, ang tagal kitang tinagyan, Lord, ang tagal kitang binaliwala. Parang yung healing ng puso, na yung healing na kailangan ng puso ko, parang sa'yo ko lang pala makikita. Parang, Lord, ang dami kong pinagkakasayang oras, akala ko dati, wala kang kwenta, pero ikaw lang pala yung kayang gumamot ng puso ko. May time daw kasi,
akala natin kahit yung mga broken niya is parang hindi, Lord, hindi mo na maayos ito eh. Parang wala na yung pamilya ko, Lord eh. Lord, wala na yung tao na mahalaga sa akin. Lord, wala na tong bagay na to. Lord, lahat na wala na. Hindi mo na mababalik yun. Wala na eh. Parang ganun daw yung laging ano, parang tuldok lagi ng mga tao. Pero pagkaya nga ano, yung tao na yun na nanonood lang, parang ang galing na, parang kahit nanonood lang siya, naramdaman niya daw talaga, paunti-unti, hinihil siya ng Lord habang umiiyak siya, parang yung puso niya naging okay, yung faith niya, parang bumalik sa dati, yung love niya para sa Lord, yung motibo niya para sa mga tao, bumalik. Kaya sabi ko, kung ano, ang galing Lord, na parang kapag meron ka talagang pinagaling na mga puso, parang Lord, mawawala lahat ng pain. Makakalimutan mo eh, pati yung mga ginawa ng tao sa'yo, na parang kahit ang sakit, kahit hindi ka tanggap-tanggap. Pag si Lord yung umayos ng puso mo, di ba? Parang, ang galing. Parang, okay na lahat. Parang bago na ulit. Parang okay na Lord, pwede na ulit to sumabak. Parang ganun. Di ba? Parang nakakatuwa lang kasi na, every time nga na ganun, na nakakaranas tayo ng brokenness, parang inisip ko, Lord, ba't ba ganun? Pwede mo naman pabayaan na lang tong brokenness namin. Parang, ano yun? Wala dami-dami pa namin tao dito eh. Parang, Lord, ang dami na namin, parang ang dami mo na naranasan na brokenness nung pumunta ka dito sa earth. Pati ba naman din sa amin, problema yun. Parang yun lang yung tanong ko sa Lord nung mga nakaraan. Habang na ano, nakikinig ako, sabi ko, Lord, ba't pinoproblema mo pa ako, Lord? Eh, madami naman dyan talaga kung ang fire na maglingkod sa'yo, Lord. Pinoproblema mo pa kami, Lord? Eh, marami pa naman dyan sa ano, mas malalaking church. Ba't mo pa iniintindi itong mga, ano, mga nararanasan namin? Pero ang galing lang kasi, habang sinasabi ko nga yun sa Lord, alam mo yung parang, mas lalong ano, lumalapit si Lord na parang mas lalo akong Lord, huwag na kasi nga ni masasaktan ka lang din eh. Kasi nga diba sa every time nga na nasasaktan yung mga tao, si Lord din nasasaktan din. So parang inisip ko, Lord, huwag na, ayahan mo na lang to, kaya naman namin to. Parang sa part ko, parang mas lalong lumalapit si Lord na parang mas lalo yung sinasabi sa akin, bigay mo sa akin yan, kahit yung brokenness. Ibigay mo sa akin, gusto ko din yan. Hindi lang yung mga kasalanan yung gusto ni Lord sa atin. Kahit yung mga brokenness, sabi ni Lord, ibigay mo sa akin. Diba? Parang si Lord kasi parang sinasabi ko sa akin, bigay mo sa akin, papalitan ko ng mas maganda. Parang bigay mo sa akin yung durog mo na puso, bibigyan kita ng bago. Bigay mo sa akin yung kalungkutan mo, bibigyan kita ng kasiyahan. Parang ayun yung sinasabi nila na every time na nakakaranas tayo ng brokenness. Diba? Huwag kagad tayo parang nagtatapos sa Diyos. Lord, hindi naman kasi ako deserving sa bagay na yun. Ba't dyan mo ako nilagay? Naranasan ko tuloy ko. Diba? Sinasabi, every time na nakakaranas tayo ng brokenness, parang sinasabi ni Lord, oh, lapit ka na muna ulit sa akin. Kasi busy ka na dyan eh. Parang nakakalimutan mo na ako. Minsan daw, yung binababa ng Diyos yun sa buhay ng mga tao. Para mas lalo pa daw lumapit sa kanya. Mas lalong tumawag sa kanya. Mas lalong kumapit sa Lord. Diba? Sabi nga dito sa ano, sige, ano, malabas mo na yung anapit. Yan. Conclusion na agad tayo sa ano. Sabi dito sa Psalms 165 verse 5. Palabas. Ayan, sabi. Sila'y nagtatanim na lumuluwa ay aaling tuwan-tuwa. Ayan. Yan. Mabilis lang itong ano, ginawa ko. Kasi nga, ano. Eh, parang na-realize ko, ano, Lord, parang sa pagsunod sa'yo, parang may time talaga. Parang, ano yun eh, parang ang nagtatanim talaga dyan. Mahirap. Di ba kapag nagtanim ka, hindi naman kagad tutubo eh. Minsan mamamatay pa yung tanim mo. Minsan ang pangit ng lupa. Minsan walang tubig. Minsan sobrang mainit. Di ba? Pero sabi dyan, silang nagtatanim ng lumuluwa, ayaanin tumatawa. Lahat kaya yung mga, ano, yung mga sumusunod sa rin na parang, Lord, ang hirap, parang ang dami mong iyak na ginagawa mo. No? Di ba pagdating nung ano yan, parang, eto pala yung lahat ng mga tinis ko na pagluwa sa'yo, na parang, eto pala yung katumbas na ito, na parang, Lord, ang dami ko palang, ano parang, ang daming kapalit, na parang, Lord, eto kumbaga, parang konting iyak lang itong ginawa ko, parang sobra-sobra naman itong ibinigay mo. Di ba kaya nga sabi doon, sa ano, sa, kaya ko yun yung nilagay, kasi sabi niya doon ng ano, yung commentator doon, sabi niya, etong verse na to, para to sa ano eh, sa mga tao na feeling mo parang ang hirap ng pagsunod mo sa Lord. Sabi lang, tuloy-tuloy ka lang kasi ano eh, malapit na yung ganyan eh, tuloy-tuloy ka lang sa pagtatanim. Hindi mo man nakikita tumutubo yan, hindi mo man nakikita bumubunga yan, pero malapit na mag-ano yan. Parang yun yung pinupunto niya, sige, tanim ka lang ng tanim, kahit mahirap, kahit nakakapagod ka, kahit magtanim ka lang magtanim. Kasi pagdating ng ano yan, kapag tumubo yan lahat ng mga tinuloy mo, parang hindi mo maisip mo. Lord, parang sulit na sulit yung mga pagtatanim na ginagawa ko sa'yo, yung mga pagod na ginagawa ko sa'yo. Sabi nga dito,
'di ba yung ano, yung wine, for example, yung wine kapag 'di ba parang kailangan mo na makaraan na siya ng sobrang ano, ma-press muna siya ng sobra-sobra bago lumabas yung pinaka-oil talaga. Ganun din yung ano din yung gold, 'di ba? Parang kailangan sunugin muna para maging puro, 'di ba? Tapos yung seed, 'di ba? Parang kailangan maitago muna siya sa ilalim ng lupa, makulong muna siya doon, parang i-stack muna siya doon na matagal bago magkaroon ng ano, 'di ba, ng bunga, 'di ba? Parang ang galing ng inisip ko, ano, parang kahit parang ang hirap ng mga pagsunod na ginagawa namin sa'yo. At the end, parang, no, parang ang galing kasi nga, sulit lahat. Di ba parang sinasabi nga ng mga, ano, ng mga preacher na yung nabasa na daw nila yung Bible at dun sa uli, parang ang galing kasi nga, parang nagtagumpay si Jesus eh. Parang lahat parang ginawang okay ni Jesus. Parang ginagawa, okay lang yan. Kahit nagtatanim ka na lumuluha, kahit sumusunod ka na napapagod ka, kahit sumunod yung pagsunod mo, medyo parang hindi mo na kaya. Tuloy-tuloy ka lang daw kasi sa banda mo, eh, parang okay na eh. Parang kailangan mo na lang tapusin. Tuloy-tuloy lang daw kasi nga, yung ano, yung brokenness, ayun daw talaga yung lalo mas magpapatibay sa pagsunod mo sa Lord. Sabi nga dito, talags niya. Ayan, if your life is broken, if your life is broken, just surrender your brokenness to Jesus. Di ba, pag nakakaranas ka ng mga ganyan, isuko mo lang sa Lord. Kasi di ba, hindi yan maiintindihan ng tao eh, kapag sa tao mo sinabi. Parang may masasabi pa yung mga tao sa'yo, kasi dugtog ganyan, hindi ka nakinikin. Parang may mga ganun. Pero kapag kay Jesus mo doon, parang ibinigay yung brokenness mo. Parang alam mo eh, parang hindi ka mapapa. Okay, Lord. Okay. Kaya pala naranasan ko to kasi ganito, ganyan. Pero sabi dito, yeah. But if you are broken and you don't want to surrender that to God, you will remain broken. Diba? Sabi dyan, kapag hindi mo daw isinuko kay Jesus yung nararanasan mo na brokenness, parang wala, mananatili kang kanya. Parang mas pinili mo magmukmo. Parang mas pinili mo na lumayo lalo sa Lord. Parang wala, mananatili kang ganyan. Mas magiging worse pa yung mararanasan mo. Diba? Madami na ganyan, akala nila wala ng pag-asa. Diba? Parang wala nang pagkasa kahit lumapit pa ako sa'yo. Mali daw yung kasi kapag hindi mo nga daw isinuko kay Jesus yung mga nararanasan mo, parang mas lalong magiging worse yung kalagayan mo. Kaya kasi nasabi niya, you will remain broken. Diba? Kahit kunin mo lahat ng meron dito sa mundo, pero hindi mo naman inilalapit kay Jesus talaga yung bagay niyo. Parang wala, mananatili lang ganyan yun. Parang hindi magbabago, parang hindi ka naman makakaranas ng pagiging okay ulit. Wala, ganun lang. Mananatili ka lang ganun. Pero sabi dito, surrender your brokenness to Jesus and it will become a blessing. Di ba kapag isinuko mo kay Jesus yung ano, brokenness mo, di ba? Mararanasan mo yung presensya niya, magkakaroon ng revival sa'yo, di ba? Magkakaroon ng restoration, di ba? Mababago yung buhay mo, di ba? Nga sabi sa ano ba yun? Basta may binasaw doon. Sabi niya doon, kapag ang every time daw lahat ng mga isinusuko natin kay Jesus, parang pinapalitan ng bago, parang kahit kumare, parang konting yung pain lang sa bagay niyo. Pag isinuli mo daw kay Jesus, parang papalitan niya ng bago. Kahit sobrang laki yung bagay niyo, may konting sira lang, balik na sira, konting yung pain. Pag ibinigay mo daw kay Jesus, yung kahit sobrang laki mo, papalitan niya ng bago. Kahit sobrang simple lang yung sira niyo. Nagalit din daw sa atin na kahit simpleng brokenness lang daw, bigay daw natin kay Jesus kasi gagawin niyang blessing yun. Diba? Lahat doon yung mga kalungkutan natin. Kahit simpleng kalungkutan lang yung parang nalulungkot ka lang sa bagay na ito, bigay mo doon sa Lord. Kasi papalitan niya daw yun ng ano, malaking kagalakan, papalitan niya daw yun ng malaking kasiyahan. Kaya sinasabi niya na surrender mo kay Jesus. Sabi nga dito, panags nga ito siya. Ayan, no brokenness, no blessing. Diba? Sabi nga eh, huwag ka daw mag-expect na merong blessing tapos walang brokenness. Diba? Yung ano, yung brokenness, parang yung blessing, ano niya, kapatid niya na nakakatanda. Parang ganun. Hindi kambal kasi pagkambal na parang parehas lang eh. Yung brokenness, parang bunso lang yan. Pero yung blessing, parang yung panganay. So, mas malaki yung blessing na ibibigay sa'yo ng Lord kapag meron kang ibinibigay na kahit na maliit na brokenness lang. Sabi dito, next nga. Ayan, no cross, no crown. Diba? Parang next nga. Ayan, no scar, no style. Diba? Parang, sabi mo, parang lahat ng ano ng pagsunod mo sa Lord, may mararanasan ka talaga. Medyo nakakabagot. Pero tuloy-tuloy lang kasi nga, di ba? Magkakaroon ka talaga ng reward. Okay, sasapitan ka ni Lord doon ng star pagdating mo sa lahat. Di ba? Panagsabi na. Ayan, di ba? Pag di pa happy, di pa hindi. Di ba parang, sabi mo, parang sa ano, pang ano.
pang parang ano sa palabas yan na parang pag di pa happy di pa ending pero ganun talaga di ba kapag feeling mo man, minsan ba inisip nyo happy na talaga dito so it's ay nare-realize ko hindi na talaga happy dito sa mundo parang nagiging okay lang to dahil sa Lord dahil sa presensya ng Lord dahil sa ginagawa ng Lord pero yung totoo hindi na talaga happy dito parang sa akin parang sa pride ko Lord parang kung ako lang kung parang wala naman ako alalahanin na kamag-anak na parang maligtas okay na ako eh parang inaantay ko na lang talaga na dumating ka pero tulay pag di pa talaga happy hindi pa hindi kaya parang isa inisip ko Lord siguro meron ka pang ano, magandang plano diba Lord sige okay lang sabi mo hindi pa naman ending antay ko na lang maging happy diba kasi pag ending na talaga yun pag ando na tayo lahat sa langit parang sobrang saya na talaga no? Parang doon yung masasabi mo na parang ang happy talaga no? Parang overload yung ano parang nag-uumapaw yung kasiyahan sa puso mo parang happiness overload yan parang sinasabi nila na gano'ng overload happiness eh basta parang gano'n na kapag hindi pa happy kung feeling mo hindi ka okay ngayon hindi pa naman kasi tapos di ba kung feeling mo no, ba't ganito naranasan mo to eh hindi pa nga kasi tapos di ba kailangan mag-endure ka talaga dito sa mundo pero tapos na to kailangan mo nalang mag-endure di ba kung feeling mo ba't ganito parang hindi pa okay di ba ano, basta mag-endure ka lang. Sabi dyan kasi, di ba, pag hindi pa happy, ayaw. Hindi pa. Thank you for watching and please share, like, comment, and subscribe. At para mas updated pa tayo sa mga video na ina-upload, huwag kalimutan click ang notification bell. Ayan, so shalom everyone. To God be the glory.